back, mga tropa kalapatid. Sandito na naman kayo sa JKT Love TV, mga tropa. For today's video, mga tropa kalapatid, meron tayong bisita ngayon, mga tropa. Galing pang ibang bansa. Galing ka ba? Isang bansa, mga tropa kalapatid, is California, mga tropa kalapatid. So, dinaya tayo dito, malupit na nilalang, mga tropa kalapatid. Champion yung mga ibon nito. Kaya kung gusto nyo malaman, mga tropa kalapatid, yung sino yan, at kung ano-ano mga ibon yan na meron siya, mga tropa, tara, samahan nyo kami, mga tropa kalapatid. Noon na, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na. JKT Love TV, mga tropa kalapatid, ha? Okay na, tara, samahan nyo kami. Let's go! Tara, tayo'y sumama na sa biyahe. Magpapalipad tayo mga kalidad na kalapate. Magagaling at matalino mga ibon. Sinong may alaga? Si JKT Love TV yun. Hey yo, what's up mga tropa kalapatid? Andito tayo kay JKT Love. At may bisita kami. Alam mo kung saan? Galing pang California. No. USA. Sino yan? Eh, walang iba kundi si Ryan Ordonez ng Ryan. Nakutala sa benta. Dito kami kay JKT Loop. Nakalimutan ko na eh. Biyani ka na ba? Ayusin mo kasi, boy. Ito'y focus mo. Busog ka na naman eh. Dito kami, wanted yung bisita namin si Ordonez. Si Ryan Ordonez. May bisita po kami rito. Na si Ryan Ordonez. Ng Ordonez Loop. Brothers Loop. Cut. 3, 2, 1. Ano nga pala yun? Ano nga pala yun? So, eto nga mga tropa kalapan dito sa may bisita po kami rito kay JKT Loop TV. Tahiyain nyo! Ano nga yan? Na si Ryan Ordonez. Ordonez Brothers Loop TV. Ayun o, papakilala ko nga sa inyo si Ryan Ordonez! Kung sino ba malawa kung sino yan? Si Ordonez Loop TV! Will you please repeat it? Ordonez Brothers Loop! Yun! So tara! Sikat na tropa natin mga kalapatian! Alam nyo kung saan? California lang naman! USA! Siyempre! Dinayo pa tayo rito! Makita lang si Berta! Who's Mario? Okay na. Okay na. Dapat pasagasaan sa train. So ito na nga mga tropa kalapatid, nandito na agad kami sa loob mga tropa. Ito mga tropa kalapatid, yung mga tropa namin dito. Grabe mga tropa. Ito makita nyo nakapula mga tropa kalapatid. Solid na tropa natin yan. Galing pa ng California, USA. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ay grabe naman boy. Pakilala natin yan kung sino yan mga tropa kalapatid. Tara, let's go. Yo, what's up mga tropa kalapatid? andito nga tayo kay Boss JKT Loop. At may bisita tayo. May nakapula dyan eh. Sino ba yan? Siyempre, walang iba kundi si Ryan Ordonez ng Ordonez. Ano? Hindi kayo makapagsalita. Brothers Loop. Walang iba, siyempre. Ito si Ryan Ordonez ng Ordonez Brothers Loop. Grabe, mga kapatids. Kamusta? Yan. Ano pangalan mo, idol? Ryan Ordonez ng Ordonez Brothers Loop. Tropa kalapatid, ito si Sir Ryan, ano? Ito nga mga tropa kalapatid, dinayo tayo, boy! Ang taga-California, mga tropa! Lupes, ano? Iba na ang sikat! Kapal na mukha mo! Iba si mga sikat sa inyong dalawa, ikaw ba o siya? Siyempre, si Ryan, siyempre. Yan, grabe mga tropa, dinayo. Taon-taon yan, champion. Uy, grabe, ganun! Siyempre, ganun-ganun ng mga ibon yan. Ay, grabe pala, mga tropa. Bibigyan tayo ng sikreto mo tips, ano? Siyempre. Yan. At, bubura ko pito na rin. Sir Ryan, baka naman. Kapal na mukha mo! Kalimutan yung mga ibon ni Sir Ryan. Ito nga si Sir Ryan, mga tropa kalapatid. Bibigyan tayo ng tips kung paano magkalapate, mga tropa. Siyempre. Okay na? Bye-bye! Bye-bye. Ito si Sir Ryan. Sir Ryan! Ito, tanongin mo boy, kung gano'ng kalapit si Sir Ryan mag-pumili ng isang ibon? Paano bang pagdilatis ng isang ibon, Sir Ryan? Yeah. Turuan mo nga kami ni JKT Loop. Yeah. Kasi ako may hinahanap ako sa isang ibon. Basta, alimbawa, may binigay ka sa aking ibon,
binitawan ko agad. Ayoko na nun. Ngayon, pag ito, hinawakan ko itong ibon na ito at tumagal sa kamay ko, ibig sabihin, gusto ko at hahanapin ko na yung mga gusto ko sa ibon. Ayun, grabe, mga tropa ka na patins. Kailangan magintihigan kayo sa ibon. Talagang well-selected sa ibon. Ayan. Gaya ng itong ibon na ito. Sa dami kong hinawakan dito, ito ang sumagi sa mata ko. Itong ibon na ito. Grabe, sir. Mukhang mataas ang pagpili mo ng isang klase ng ibon, ha? Dapat. Meron bang tipong kaya mong ibigay sa mga tropang kalapatids natin? Simple tip lang naman. Basic na basic. Pagkapipili ng ibon. Ayan. Yeah, sa akin nga, yung sa akin, body. Body? Apple body, maliit. Gusto ko maliliit yung sinasali ko sa karera. Right. Hen, mas maganda kung ba pwede. Okay. Kaya tapos yung mga respect na ano... One pintail sila. One pintail. Strong back. Tropa, pakita natin. Ayan. One pintail, mga tropa. Strong back. Tapos strong back. Maganda katawan. Maganda wings. Muscle. Muscle. Number one. Good muscle. Muscle niya. Ayan mga tropa. Nabigyan tayo ng tip ni Sir Ryan Ordonez, boy. Siyempre. Grabe, solid. Kaya tinitignan ko nga maigi. Kung paano yung mga sinasabi niya. Ulul. Ito naman, tatanungin naman natin si Sir Ryan Boy kung pagdating ba sa pagpili ng ibon, sir, eh, kailangan din natin malaman kung ano yung bloodline. Opo, oo naman, importante. Ayan. Important. Sa California, sinasabi nila pedigree doesn't apply. Totoo yun, it's just a piece of paper, diba? Papil lang yun. Pero gusto mo yung may reference ka pag ikaw ay titingin sa ibon. Kasi gusto mo titingin yung pedigree mo kung ano yung bloodline ng mga ibon mo. Okay. Diba? Yung mga tropa kalapatids, solid niya yung bloodline daw, sabi ni sir, ano? Importante bloodline. Okay, so Berta, may tanong ka ba kay sir? Wala. Wala ang tanong? Wala. Grabe. Tinitignan ko lang yung mga sinasabi niya. Ayan, grabe. Tanongin ulit natin si sir. Sir, sa mga ibon mo sa California, may mga nag-champion na ba tayong mga ibon doon? Ayan. Mga champion ni Sir na ibon. Sa awan ng Diyos eh, every year naman ako nananalo. Uy, grabe boy! Every year! Oh, ano sabi? Wala ka ba doon? Pwede! Wala! Wala si Berta nun! Yeah, grabe mga tropa. Every year nananalo si Sir ng karera. Ano naman mga bloodline, sir, yung meron ka? Meron akong Van Dyke. At saka most likely mga Harriman na Bold, Dejan. Ito mga ibong koron. Ano yung Olympic? Yan, mga yan. Meron akong mga ganyan. Most likely, Harriman. Tsaka Van Dyke yung Brusco ni RMC. Brusco ni RMC? Yes. Si RMC ba yan? Si ano pangalan yan? Richard Banson. Si? Richard Banson. Richard Banson, mga tropang kalapatid. Malupit. Malupit ang mga ligyan. Bernasan ni Eric Madrigal. Bernasan? Pero ba tayo nun? Wala tayo ata. Yung mga tunog nun ba? Hindi narinig ka? Ngayon ko lang narinig yan eh. Kay Sir Ryan. Ayan. Ayan, sir. Meron ka na bang ibon dito sa Pinas niyan, sir? Yung mga linyada natin yan, sir. Meron ka na bang naambunan dito? At baka naman. Baka naman. Okay. Wala pa. Wala pa. Nako, baka sakali. Baka sakali. First time. Ayan, grabe mga tropa. Ayan si sir, ano. Ito nga si sir yung... galing California mga tropa kalapatids, Sir Ryan Ordonez, malupit na kalapatids na dumayo dito sa ating loob mga tropa para bigyan tayo ng tips sa pangangalapati, sir. Sir, paano naman pag magpe-prepare naman tayo ng breeding season, sir, anong month ba? Tsaka paano tayo mag-prepare ng ibon? Sa amin kasi okay, number one sa akin, selection ng ibon. Okay. Yung handling ng ibon, everything nang inalap sa ibon kailangan doon. Pag wala, hindi ko sila gamitin din. One week akong magka-kanker, magbibigyan ng kanker. Monday to Friday. Then Saturday, Sunday, pure ano lang, regular water. Pagkatapos the following week, pagkatapos ng kanker, respiratory naman. Then same thing, Monday to Friday, Saturday, Sunday, regular water. Then pagkatapos doon, deworm naman ako. Then same thing, Monday to Friday, tapos Saturday, Sunday, then last go for in one. Para at least kung may mga bulate, itlog ng bulate may in one. May sasama nila. Yun eh, sa akin lang, hindi ko naman sinabing tama. Yun yung ginagawa ako. Okay. Kasi nag-work sa akin eh. Oo. Yeah. So grabe pala yung pagkukondisyon niya ng mga breeder pa lang, pare. Pwede, kasi nag-work eh. So talagang pinalalakas mo yung mga breeder, sir, no? Exactly, kasi lahat nagsisimula sa breeding. Tama. Lahat yan, everything nagsisimula sa breeding kasi para healthy yung mga baby nila. Yun, grabe boy. Sa'yo, paano ka ba mag-breed ng kalapati mo, boy? Breed na lang ng breed eh.
Ayun, grabe. Ayun, mga tropa kalapatid. So, ayun naman, sa pagpili naman ng flyer, sir, siyempre, lalaban na natin yung mga ibon. Ano naman tips ang ibibigay mo sa mga kalapatids natin dyan? Ito na, Sir Franco lang to. Pag ako merong isang young bird lang na laging nakadapo sa pinakamataas na bird, smart siya. Smart. Yun ang naano ko lang, naobserbahan ko lang din. Lagi siyang nandun sa perch na yun, lagi siyang pabalik-balik po. So, ibig sabihin, sir, pagka ang ibon mo is laging nandyan sa taas na yan, ganyan, o nasa taas na ganyan. Matalino sila. Possible na bright yung ibon na yan, ano? Matalino sila. Matalino. Meron ka ba naman yun, boy? Wala, eh. Ilinig ko lang, ha? Opinion ko lang yun kasi ganun yung na-observan ko sa mga ibon ko. Ayun, mga tropa ka lang. Opinion lang ni sir yun, not boy. Pwede opinion niya kasi taon-taon nagcha-champion, eh. Oo. Pwede, pwede. Pwede, no? Pwede. Ano yung mga gawain ni sir, mga tropa ka lang. Sir, sa California ba? Meron kang lope man? Wala. Wala si lope man. Ibig sabihin, sarili niya. Ba, pwede si Beto niya. Grabe. Nasakay ka sa gulong ng aeroplano, kaya mo. paano mo na-handle yan, sir? May trabaho ka rin sa, ano, sa California. Yeah, talaga sa totoo lang, wala kami ng time. Kaya dito, ang kalapatan nyo, dalawang beses sa araw, makain sa amin, isa lang. Oh, grabe, boy. Paano nangyari yun? Sir, paparan naman yung mapatok kayo mo isang beses yan. Yes, gutom yung mga ibon natin na yan, sir. Better mo yun. Malalakas sila kumain. Sa observation namin, ang kalapate, alam nila kung kailan sila lang kakain. Doon lang nila tinutunaw. Kasi ang kalapati nyo dalawang beses. So alam lang nila sa ano nila. Sisip nila. Pwede ko lang tunawin ito. Nagkakain ako. May umagi. Ah, okay sir. Basta ang oras ng pakain mo araw-araw same. Okay. Hindi pwede nga alas 4, mamaya alas 5, bukas alas 6. Hindi na pwede nga. Basta lagi-lagi ganun. Kasi mismo ang kalapati sa observation namin, sila mismo nagtutunaw ng kinakain nila. So ibig sabihin pala sir, sistema talaga, no? Kailangan may system ka talaga sa loob ng loop. Yeah, talaga, dahil sa amin sa California, hindi ka pwede maglipad nung wala kang system. Yung system na sinasabi ko, tatlong klase. Light system, dark system, tsaka yung force molting. Yan, sir. Yan naman. Ganyan naman. Paano naman, ano ba yung dark system, sir, na tinatawag? Dark system na tinatawag, kalimitan na kami gumagamit ng, yun yung wala kang makikitang ilaw sa loob ng loop mo. Okay. So, para lang sila laging gabi na nakaganyan, so hindi babasa pala ibon nila. Okay. So, ibig sabihin, sir, hindi pwedeng makabulantang na ganyan yung ibon natin, sir. Nakasarado lang talaga buo yan. Nakasarado kasi ayaw mo yung papasok yung hangin at tatamaan yung kalapati mo, may stress sila. Tama. Yeah. So, yun, mga tropa kalapatid. So, paano, Berta? Alam mo na gagawin nyo yung dito, tataklo ba natin to? At ito, nakasaraduhan natin to. Taklo ba na yan? Mga taklo bang pa ng iba? Ayun, sir, dahil natutunan kami sa isa, tataklo ba namin to ngayon? Yan, ha, tataklo ba natin yan? Oh, yan, what? Ano naman yung isa, sir, na, ano may isa, sir? Light. Light naman, boy, light. 24/7 kami ilaw. 24/7. Paano mo naman ginagawa yun, sir? Bakit kailangan, bakit naman light or kailan naman ginagawa yung light system na yan? Pagdating ng karera, kasi nga para rin lagi silang ano, hindi sila naboboard. Kasi pag naboard ng ibon, magbabasak sila ng ano, ng balahibo, maglulugon sila. Oh! May bago na naman natutunan si Berta! Ayan. Ngayon ang ginagawa ko sa akin, force molting. Ginugupit ko ang 8-9-10. 8-9-10? Force molting? Yun. Oh. Kailan mo naman ginagawa yung force molting, sir? Karera sa amin, August. So, gugupitan mo siya ng first week ng May. So, kailangan ng ibon mo, lumilipad na. Okay. Lumilipad na ngayon. Pag ginupit mo na ang 8, 9, 10, hintay ka lang ng 10 days, saka mo sila bubunutin. Ibig sabihin, sumingaw na yung... Sumingaw na. Okay. Pagkabunot ng 8, 9, 10, kabilaan, pati buntot kasama. Para sila plugo. Then, nakalak na sila, hindi sila lalabas. Okay. Lalabas na lang sila, pakumpleto na ulit sila. Malupitan nga ito. Pwede din na yun eh. Kailangan ng ano nun, sir. Kailangan nakapokus ka rin dun. Perfect timing ang kailangan dun, sir. Perfect timing yun talaga lahat. Kasi ayaw mo ang kalapati mo lumilipad na naglulugon. Hindi naman natin maiwasan yan. Oo, sir. Tama. Oh, pero maglugon man siya katawan lang. Mm. Pakpak naman ginagamit nila. So, kaya try mo lang 8-9-10. Tsaka yung buntok. Lupit, boy. Lupit ko na. Pwede, technique pwede. Na yun, ayos yun ah. Yun yung technique na ano sir, pedering. Pedering ba yung tawag yan? Dito hindi ko alam kasi hindi ko alam kung paano ang karera nyo rito. Hindi ko alam. Sa akin lang yun, sa amin lang sa state. Meron din dito yan sir, ginagawa natin yan dito. Yan ang tip si sir na ganyan binigay. So ano naman mga vitamin sir ang maititip mo naman sa mga kalapatids natin?
sa California at saka dito. Sir, mabibigyan natin lagi ng vitamin yan, mga ano. Meron talaga. Sa totoo lang, ginagamit ko yung vitamin, 10 piraso. Dami po eh. 10 piraso. Ano na liquid, tapos tapat na powder. Napakadami naman yan, sir, ha. Solid yung ano mo, ha. Vitamins mo, ha. Malupit. Ano naman vitamins yan, sir? Magbigay ka naman ng isang sample natin dyan. Red cell na lang. Red cell. Ayun, mga tropa kalapatids. Yung red cell, tropa. Meron din si, sir, si Dera nun, ha? Siyempre. Ginagamit cell, natin yan sa siyempre mga young bird natin para matabilis lumaki. Tingnan natin kay sir, tama ba? Sir, tama ba yung red cell? Ginagamit natin sa mga breeder natin yan. Ayun yun, eh. Ayun. Iron yung red cell, mga tropa kalapatid, papabilis lumaki ng mga ibon. Tsaka pang pa, ano, ng mga muscle. Yun, iron. Tama ba yun, sir? Tama ba yun? Ayan, mga tropa kalapatid, grabe. Grabe si sir kung umipo ng ibon natin, mga tropa. Sir, napansin mo sa ibon na yan, sir? Okay ba yung ibon natin na yan? Kasado ba sa kilates mo yan? Pwede sa loob ko to. Uy, grabe, boy! Kung gusto nyo iuwi ni sir, ah! Ipulso na yan! Baka ipulso pala iba! kasi ako, mayroon na ako ng ibon. So lahat ng ibon ko, miski punta ka sa loob ko, ituro mo, puro ganito ang hipo. Gusto mo yung apple body, well balanced sila. Okay. Yeah, strong back, puro ganun strong sila. Ayun, grabe mga tropa kalapatids. Ayun nyo, gusto nang iuwi ni sir yung ating violet line ni Bombay, mga tropa kalapatids. Grabe! Violet line yan. Grabe yeah talaga yung violet line. Pag naihipo dito sa loob natin, laging napapansin ng mga kalapatids na matitindi. Laging yun ang gustong-gusto nilang ibon dito sa loob natin, boy. Siyempre, violet line yan. Grabe mga tropa kalapatids, sir. Ayan, yan si Sir Ryan Ordonez, mga tropa kalapatids. Nakabigay ng tip dito sa ating mga kalapatids, ano? So maraming salamat, sir, sa mga tips mo, sir, sa mga kalapatids natin. Ano, boy? Salamat, sir, dahil nabigyan mo kami ng mga bagong sistema sa mga kalapate. Yun, grabe, mga tropa kalapatids. So, sir, ano masasabi mo sa mga kalapatids sa amin sa JKT Loop? Ayan. Ayun nga pala si sir, tropa ni Sir Isi, shoutout kay Thunderloop Boy. Thunderloop TV. Shoutout. Ayun, si sir, intro. Ay, ano ba yun, sir, kasama mo sa loop, sir? Oo, kasama ko sa... No, si Thunderloop. Ayan. Si Thunderloop, si Bernie Ibanez, si Boy Kidlat, 69. Ayun, may Boy Kidlat din siya, boy. Boy, may, kung si JKT, may Kidlat. Si Abot Ryan, may Kidlat din, sir, boy. Ayun, sir, may shoutout ka pa ba doon, mga tropa natin, California? Shoutout sa, ano, Fremont Racing Pigeon Club sa California, tsaka sa mga pamilya ko rito, sa Tito Noel ko, Tito Noel Calara, Tito John Calara, Tito Edgar Calara, yung mga tiyun ko na umuwi rin ngayon galing sa ibang bansa. Ayun. Para magkita-kita kami. Ayun, mga tropa kalapatids, maraming salamat kay Sir Ryan Ordonez ng Ordonez Brothers Loop, mga tropa kalapatids. So ayos, mga tropa. So ano masasabi mo kay Sir Ordonez, boy? Maraming salamat kay Sir Ryan Ordonez. Dahil binisita mo kami rito sa loop ni JKT Loop. Maraming salamat. At saka maraming salamat din po sa binigay mo sa amin mga tips. Ayan. So sigurado magagamit po namin yan. Ayan. So, grabe yung tips ni Sir Ordonez. Malupit. Siyempre, malupit. Boy. Taon-taon na nalalo. Oo. O, diba? Idol mo na siya kayon. Siyempre. Gagawin natin dito yan sa atin. Ito, mga tropa. Subukan din natin. Baka subukan pa ng iba. Ayan. So, yung mga tropa. Nila sa record dyan sa, ano, sa computer. Ayan. So, pakita natin yung mga ibon ni Sir dito sa ating vlog, ano, para makita nyo, mga tropa, kalapatid, yung mga champion bird ni Sir, mga tropa. Yun nga yung mga linyada, sinabi ni Sir kanina, pang malakasan, mga tropa, kalapatid, hindi pa natin naririnig yun po, eh. Matindihan nyo yung mga kaya linyada. Nga, puro persalo si nakikita mo sa ibon dyan, no? Ayun, mga nakita mo, taon-taon. Ayun, mga tropa, grabe yung mga ibon ni Sir. Ayos! Okay? Okay na, ha? Bye-bye! So yun na nga, mga tropa kalapatids, nakakaswerte natin at nadayo tayo ni Sir Ryan Ordonez ng Ordonez Brothers Loop, mga tropa kalapatids, galing pa ng California. So yun, mga tropa, meron na naman tayong natutunan, mga tropa kalapatids, ha? Dahil yan kay Sir Ordonez. Yan, mga tropa kalapatids, sana i-apply natin sa ating loop yan, matindihang tips galing pa ng ibang bansa, mga tropa. Pwede nyo i-apply, pwede nyo rin i-mix-mix na kung anong gusto nyo. Kanya-kanyang sistema yan, mga tropa kalapatids. Nagbibigay lang si Sir ng simple tips, mga tropa, para lang na mga ibon natin is makondisyon natin sa karera at saka sa breeding season, mga tropa kalapatids. So yun, mga tropa kalapatids, Sir, may tayo shoutout ka pa ba? Yan na. Yun, okay na, mga tropa, ikaw, boy.
Okay na ako. Okay na rin siya, mga tropa kalapatids. So maraming maraming salamat sa inyo, mga tropa kalapatids. Don't forget to like, share, and subscribe, mga tropa. Okay na, ha?